Rusak dong, mas tidak bisa rubiat ya. Mau gitu, mas paling teknisian suka itu. Oke, kamu masih depan sih kalau ini mau tuh ha. Karena ini kita mau pelan sepisi libur lah. Ayo ke belaka, sauna renak lisun. Karan, nah, nasun gue komputer basic skill itu blog ini. Bisa tangan sobat, subscribe sa, open dota na kampanan kamay, para macikahan ka, kung mag-upload ko. Oke, okay. So kita ninyo, mo na ni ato ang bungkagon ang atong lesson karon, how to disassemble a PC. So kita ni ang hikapag-gazing to release the electrostatic charge ikan sa akong lawas. Kaya wala man tayo electrostatic strip ng atong butang o tas kamot ng atong i-connect sa casing. Wala man tayo ito, so ato lang hikap. So mo ni ang 24 pin nga power supply nani sa lock iman na sa nang i-press iman braho ni mo basaka hinaya lang kay basil ma-appel ni mo ang sakit sa board na ay ukad na ay kasulay ko na ma-appel gina ang sakit malabi nagkaraan na kayo niya itong mga kabuk na sa kayo kaniya auxiliary power 4 pins na sa nasa lock imura na siyang impress dayo ni saka ni mo. Kuman ko ni mo ang supply ikan sa hard disk. Tara, ATX na siya ng klase. Imbaro na siyang i-berahon. Wala na siya lock. Berahon na. So, banatang ibon sa iyang power. Arin sa ta sa control sa front panel. Sa front panel, kung imong tanaw, wala na siya pangalan sa board. Nakasulat na rin to. Nanay HDD. Kani, nanay siya USB. Nanay pangalan ng iyang sakit. Nanay USB audio. Nanay itong gagmay. Nanay ito ang HDD lead, power lead, power switch, power button, o kaya reset. Nanay pangalan, basaha lang. Nanay ka masaya, baling tawag. Pag di isang kamalibog, kumakutawang imong utok. Mahadlog na yung hikap ba? Na yung pangalan no? Kani siya. Lady Lynn, Steady Lynn, na siya pangalan. Masalang tanan, tanang kising na yung pangalan na. Kung tingin ka ang balaka na, niya ito sa board, nasa na yung pangalan. Kani doon ang gagmay, niya separate, Power Lynn na siya, na yung pangalan. Power Lynn, PWR, LED. Muna siya magsigka. Sa casing na sa tubangan kung makatubang ka niya nag-andar man, ibuto na mo ang yang data cable sa computer sa computer mo sa ideal SATA kaya ako ko lang kaya ano ang kini IDD ba niya kung maka try mo ang ibot ang pinga din niya siya magkisi ayun niya siya guniti dapat itong sulod niya gunitan ay tendency nga makisi niya ako kanina yung gunitan na makapalit yung bagong idea na. Next. Iman na siyang i-push ang gamay. Iman na yan, screw on board. Pwede naman yung mga tangon daan ng kuwan. CPU, processor, or RAM memory, pwede naman na ako nimo. Pero para safety, iman yan, screw on board. Kuman, ilatag nimo sa lamisa, sa hawan. Nandito na kamong tangtang sa processor. Ngayon na kaman nimo ng tangtang ng heatsink. Ala heatsink, nakalak. Nakalak mo na. Nilipa ka sa ito. Ayan, scroll na ang board. Kasi patakar ang kuot niya. Mga tandong painoon ka sa mga components nga na madugol sa lock sa processor, sa heatsink, sa processor. Memory, imbara na siyang i-push down na yung lock. Dapat dinagtawad mo sa memory balik, nakabuka na siya. Kaya automatic lock na naman na inibusot mo sa memory. Tap ka na siya, karaan yun yung memory. Muna siya yung RAM stick. DDR1 ba niya 1 gig. Masawa niyo na siya yung motel niya.
Kasagaran sa atin di Arwan, mga D1, D2, D2, DDR3, PC3, D3, ada kasagaran depende sa mga brand mga saya lagi putang. Check na mo, kung nasa scroll naman tayo, ano yung patakag hulbot. Masi mapaksi, may no, ako nang di-scrollan ni Mouse Board ka na PCB. Na problema. So, yun, ano yung rambut, tang-tang. So, yun, balik ni mo, yan yun, sa nasa si Queens. So, mga na niyang board. Check nyo mo, muna siya itong itusugan sa front panel. Closer look ha, na nasa speaker. Oh. Nasa siya yung pangalan sa front panel. Reset. Tarang board na yung pangalan. So, di kika mali yung buba na. Ay, kahanila kong kika. Importante, delay mo ang PC. Joke. Na yung pangalan, tarang board. Pasahan niyo, basta masaya pong taon. Tingala mo din yung power, so napaliw ninyo, nabuntang mo ninyo sa switch. Ang sakit nga power switch, ibutang ninyo sa reset nga pins. Sa ako itong power. So tanawa ninyo. Ang speaker o ang audio, di gina magabaylo tungkol sa slot. Naman na siya slot. Tara. Sa next video na ko, ako na siya, akong ilahi o features ang saan pagtang-tang sa iyang processor. Akong i-compare ang AMD o ang Intel. Ayun, para ma-differentiate ninyo kung saan pantayan yung tang-tang niya sa processor. So, next yung bantang on is ang power supply na yun, na? So, usually, power supply, lima rang naka-screw. Yan, timanan niyo ang screw sa power supply. Ayaw, ginigilisi katong gagmay. Inanyang na ako sa power supply. Katong gagmay, lahi sa to. Para sa board, mas gamay. Yan, itong upong kasi na ang screw. Para sa hard disk. Kanang mga screw, pagka-pin na siya sa casing, inipalit ni mo. Na na siya scroll o kining nipalitan mo sa casing na siyempre na na power supply o ba na casing bag o walang wala power supply na ba na mga true rated at mga mahalon yung mga casing yun niya nipalit mo sa casing usually sa mga generic na casing nipalit mo muna na siya ay scroll o kining stand sa motherboard so mo na power supply din Sonic. Ano isang matang-tangon kaya hard disk. Kita niyo ang scroll. Kupaw niya siya. Lahi ra sa uban nga scroll. Ayan yung baylo. Ako yung mabaylo niyo ang scroll ni Pali. So, kung ano yung hard disk. Tapos kakaraan, 40 giga ni siya. 40 gig kamay kayo. Tangan niyo mag OS. Mali 15 gig na OS ah. May bilhin sa mo ha. Pila na lang. O 15. 25. 25 gig na lang yung mga files. So kita niyo mo. Mali siya ang IDE o ATX power supply pa. Karaan yun eh. So, check out lang mo sa sunod na kong video kay akong i-differentiate kung saan pagtang-tang, kung asaan yung bantayan. Ini-tang-tang niyo sa Intel or sa AMD nga processors. So, kailangan sa sunod board. Kanina board na ni SATA. Yan, nasa si IDE. Okay mo ito. Check out sa board my next video.
Please subscribe to my channel for more video ng mga techie tutorials. Thank you.